Running mate ni Senator Manny Pacquiao na si House Deputy Speaker Lito Atienza, sinabing walang sinumang vice presidente ang dapat ay maging kritiko ng Pangulo na siya mismong ginawa di umano ni Lenny Robredo kay Pangulong Duterte. Sa isang forum na ginanap kamakailan ng Financial Executives Institute of the Philippines, tinanong ang aspirant vice president kung ano para sa kanya ang magiging papel ng pangalawang pangulo. Ayon sa kanya, kung palaring manalo ay tutulong siya. Hindi umano siya ang vice-presidente na mangangantiyaw lamang. Sa halip ay ipapaalam niya ng pribado sa kanyang magiging pangulo ang anumang bagay na hindi siya pabor. Dagdag pa ni Atienza, binigyan umano ng papel ni Pangulong Duterte si Vice President Lenny Robredo sa kanyang gabinete noon, subalit hindi nito umano ginawa ang trabaho at sa halip ay pumunta ng Amerika at binanatan si Duterte doon. Kayo po, Kalito, ano ba papel sa buhay ng Vice-President? Papel ng Vice President, ay tumulong sa Presidente. Hindi maging kibitzer, hindi maging heckler, hindi maging mangangantsaw lang. Ako mananalo, I will help the President. If I disagree with whatever he does, I will talk to him in private. I will see to it that I voice out my opinion. I do not agree with this particular program that you initiated. You can adjust it in this manner. But never, never, never criticize him in public because you have just broken the line of working together. And that's not good for the people. That's exactly what we saw again in this past 6 years. Mm-hmm. Si Lenny, kaya ako meron akong masasabi, hindi niya ginawa yung tama. Binigyan siya ng trabaho. Anong ginawa niya? Pumunta ng Amerika. Binanatan si Duterte ron. At binanatan ng binanatan. Ano sabi ni Presidente? Pumunta ka na rito. Because I'm just firing you. Why? You publicly criticize this president. No vice president should do that. Delito, let me just share. Yeah. I was vice mayor. The one of the hardest to deal with mayor. May his soul rest in peace. He was the one who invented salvaging, the EJK. And I did not agree with that from day one. I cannot tolerate this. I did not say it in public. I talked to him in private and I explained to him, killing will lead to more killings. And the police will get corrupted and then later on there will be our problem. Kailangan tigil mo yan. Pero hindi ko sinabi sa tao yan. I worked with him in private. But Lenny did not do that. Kalito. She immediately criticized Duterte got back to her. Anong gusto mong trabaho kay Manny Pacquiao aside from taga-himas sa batok? Super alalay. Kaya hindi ako magtatayo ng sarili ko opisina. When I'm asked, where will you hold office? Sa Boracay Mansion or sa Coconut Palace? Sabi ko, hindi. I will hold the office with the permission of the President beside his office. Ako palaging matatanong, ito ba'y maganda? Ito ba'y may opinion ka ba rito? I will have to work with him 100%, 24 hours a day. Kasi hindi yung malayo yung opisina mo, bago ka maabot sa traffic ngayon, hindi ka aabot sa pirmahan. Kasi dito ang topic natin, economy. Would you like to be the economic czar of Manny Pacquiao? No. I believe Manny Pacquiao is a better economist than me. Okay. Because his brains are in the right place. Believe me. He's a genius. Nung pa sinabi ko sa niya, this man is a genius. Because lahat ng nakalaban niya, pinag-aralan niya, tinalo niya. To act as a close advisor to the president. Kaya mahalagang mahalaga na yung mahalal na vice president, kung maaari, siya yung katandem nung president. Kasi kagaya namin, sa laban ng masa, Partido ng Lakas ng Masa, yung paggagawa ho ng aming programa, cooperative venture na sumama kami. No? We were part of the process. No? Ngayon, if you have a situation where one does not belong to the same tandem, then you will have a situation like what has happened during the current administration. Rather than working together, laging nagkakabanggaan. So, ang suggestion ko, if you are going to go for the Leody-Bello tandem,
elect them together instead of separation because they know that they have a common program to work with. Kay kayo po, Kalito, ano ba papel sa buhay ng president, vice president? Papel ng vice president, ay tumulong sa presidente. Hindi maging kibitzer, hindi maging heckler, hindi maging mga ngantsaw lang. Ako mananalo, I will help the president. If I disagree with whatever he does, I will talk to him in private. I will see to it that I voice out my opinion. I do not agree with this particular program that you initiated. You can adjust it in this manner. But never, never, never criticize him in public because you have just broken the line of working together. And that's not good for the people. That's exactly what we saw again in this past 6 years. Mm-hmm. Si Lenny, kaya ako meron akong masasabi, hindi niya ginawa yung tama. Binigyan siya ng trabaho. Ano ginawa niya? Pumunta ng Amerika. Binanata si Duterte ron. At binanata ng binanata. Ano sabi ni Presidente? Bumuhi ka na rito. Because I'm just firing you. You publicly criticize this president. No vice president should do that. Let me just share. Yeah. I was vice mayor. The one of the hardest to deal with mayor. May his soul rest in peace. He was the one who invented salvaging, the EJK. And I did not agree with that from day one. I cannot tolerate this. I did not say it in public. I talked to him in private and I explained to him, killing will lead to more killings. And the police will get corrupted and then later on there will be our problem. Kailangan tigil mo yan. Pero hindi ko sinabi sa tao yan. I worked with him in private. But Lenny did not do that. Kalito. She immediately criticized Duterte got back to her. Anong gusto mong trabaho kay Manny Pacquiao aside from taga-himas sa Batok? Super alalay. Kaya hindi ako magtatayo ng sarili kong opisina. When I'm asked, where will you hold office? Sa Boracay Mansion or sa Coconut Palace? Sabi ko, hindi. I will hold office with the permission of the president beside his office. Ako palaging matatanong, ito ba'y maganda? Ito ba'y may opinion ka ba rito? I will have to work with him 100%, 24 hours a day. Kasi hindi dito, yung malayo yung opisina mo, bago ka maabot sa traffic ngayon, hindi ka aabot sa pirmahan. Kasi dito ang topic natin, economy. Would you like to be the economic czar of Manny Pacquiao? No. I believe Manny Pacquiao is a better economist than me. Okay. Because his brains are in the right place. Believe me. He's a genius. Nung pa sinabi ko sa niya, this man is a genius. Because lahat ng nakalaban niya, pinag-aralan niya, tinalo niya. At kayo po, Dr. Bello, would you like to be the economic czar of your president? Well, if the Calyodi wants me to do that function, I will do that. And siguro naman, you know, I do have some expertise dito sa areas of the economy, and I would fulfill those to the best of my ability. For instance, ang pinakamahalagang most important department of the government at this point in time, okay, believe it or not, it's the Department of Finance. No? And the Department of Finance really needs to be cleaned up, not because of corruption so much as of ideas that are wrong. Because the Department of Finance has led this country down to yung tinatawag natin na neoliberal path of complete and indiscriminate liberalization that has destroyed our economy. So, malaking challenge yan. You know, because you're dealing with old ideas that have become solidified and malakas ang vested interest. Pero, Dr. Bello, in fairness to Sonny Dominguez, I think it's one of our best